Hall. And of course, Shayla Mesa and Joshua Garcia! Ayan, oh, palakpakan natin sila ng very, very nice. Siyempre, nandito si Kyla, si Katie, ayan, si Kuya Elfoy. Ayan, of course, ako yung maintain natin ng iba pang cast. Nandiyan din si Helping Peralemo. Ayan. Helping. Of course, si Jamie Nessa. Palakpakan naman natin, Jamie Nessa. Of course, Kuya Angel D. Ayan. Kompleto na lahat at syempre pa i-welcome natin ang buong cast na Fruitcake na malapit na malapit ng showing June 12. Ayan, this year yan ha. Baka June 12, pumunta kayo next year. Ah, sige, dahil dyan, palakpakan naman natin once again ang cast ng Fruitcake, guys! At dahil dyan, nag-hi muna ulit tayo isa-isa para sa mga kasama natin dito na kakarating. Walang kagisahan natin kay Kyla. Good evening, and of course, yung sa mga kasama po natin, press po natin. Thank you po sa pagdalo and for sharing your time with us. Of course, Katie! Yes, hello. Thank you so much for coming to me. Ayun, sana mag-enjoy nyo din po. Press ko po. Ayan, and of course, Helping! Hello, everyone! Thank you. And thank you rin pala sa Heavenly Angels, Mark and Royals, for supporting all the time. Thank you! Of course, Shayla Nessa! Yes! Ayun, maraming salamat sa pagpunta today and tonight. Thank you for your time and chika pa tayo. Thank you. Ayan! And of course, Elfoy Marquez! Yes, po, Star... Star Ball. Star Ball! Star Ball, yan. Maraming salamat po sa lahat mo ng mga pumunta at sumuporta dito sa aming mall show na Fruitcake! Ayan, of course, Angel D. Maraming salamat kasi Saturday, it's a weekend and you're here with us. So, sana po matulungan nyo kami na ikalat na meron tayong pelikulang Fruitcake sa Junko. Of course, Joshua Garcia. Ayan, ulitin ko, maraming salamat ulit. And Fruitcake, June 12. Maraming salamat po. Ayan, and of course, ang nag-iisang director, Joel Perez. Salamat sa pagpunta, saka salamat din sa pagtangkilik. June 12, Fruitcake, sana manood ko. Ayan, at syempre bilang lahat sila, ayan, nakapag-hello, hi, kamustahan na po sa inyo lahat, ano? Eto, nabibigyan rin natin ng chance sa ang ating audience and of course ang ating mga friends from the press and media partners po natin para magtanong po ng question regarding syempre dito sa Fruitcake movie, ayan. Sino po ang mauna? Meron po microphone po dyan, ano? Of course, ang ating Moshi Chicanes. Ayan. Ayun, sige, from TV5 muna. Hi guys! MJ from TV5. Hello, congratulations! I knew this was supposed to be released a while back, but what makes this the perfect timing to release this is coming true? Ikaw, Encho. Bakit na Encho? May time na kasi ako. I think Fruitcake kasi is really made for us a Barkada film. And alam naman natin na patapos na yung school year ng mga bata. So it's perfect na magsama-sama ulit. Diba, mainit yung gusto tayong puntahan, gusto natin magpunta sa mall. And isabay na nila yung Fruitcake basically. Kanina para kayo may kwento yung role mo rito, but without spoiling much, you can pass the mic to Joshua. Ano yung premise ng Fruitcake that you would want to share sa mga fans ninyo dito ngayon? Masasabi ko lang yung Fruitcake, it's a Barkada movie. Feel good lang yung pelikula na to. So I think mas masaya siya panoorin kung kasama mo yung Barkada mo. At hindi lang to isang kwento, maraming kwento to na pinagsama-sama sa akin.
Joshua, na-insecure ka ba? Katabi mo si F-boy. Kaya kanina kasi wild load ng mga tao sa kanya. So, tumama talaga yung... Kaya kinailangan mo ibigay yung polo mo. Muntik na nga niya makain yung mikropono. Binawi ni Joshua. Pero ikaw yung parang ano nito, no? F-boy. Mas veteran. Saka, let's congratulate F-boy. He is a Lifetime Achievement Awardee. Wow! Congratulations, F-boy. Go, F-boy. Parang legend na dati na mo dito. Thank you, Renza. Kay Lola sa kanina. Inabi, Lola. I-reaction mo lang, of course, no, that you earned this, right? Sorry? Ano reaction mo na earn mo yung award? Yung pagkilala? Okay. First of all, sobrang thankful ako, no, nung time na yun at no, sa Ateneo. And after nga, no, kinuwento ko sa kanila, sinugod ako sa ospital. Dahil tumaas yung pipi ko, eh. Hindi ako sa... Hindi ako sanay sa inaawarta ng ganun eh. Siguro kaya, it's a blessing for me. Yeah. And you deserve it naman, kuya M-Boy. Thank you, Eva Fonda. Ronda kasi. Ronda. Thank you so much. Maxi. Thank you, MJ. Of course. Ay, si Ma'am Shibix naman. Hello, Brad. Good evening na pala. Hi. Ako na kong tanong ay para kay na Heaven and Joshua. Actually, siya yung nagdadala ng eksena namin, comedy, kasi hindi yung magaling sa comedy. Oo. Ayun. But first time nila dito mga sama. First time nila nagtatawa. Yes. Yes, oo. Yes. Oh, naisip ko, ganun din na rin din. First time. Tsaka kayo, maybe kasi parang nakita ko parang tapos sinisigaw ka dito sa movie. At nakakaiba yung character mo versus kumpara doon sa mga previous na laro mo. Kamusta yun yung success? Especially na, world comedy yung karakter niya pa dito. Heaven. Siyempre nakaka panibago. And si Direk Joe lang yung naglabas sa akin ng comedy side. So, talagang I trusted him kung paano paano yung treatment na gagawin. Kasi di ba mas drama ko or mas serious sa acting. So, dahil sa kanya, lumabas yung comedy side ko. And of course, si Joshua na naging, ayan nga, nandiyan naman siya para supportahan din naman yung gagawin ko. So, ang abangan talaga natin ang mga comedy scenes nila. And parang kay Katie. Yes, po. Katie, how's work doing yung movie? First movie mo to, di ba? Yes, first movie ko. And without Alexa, so paano yun? Wala kang kasama na comfortable ka? I'm sorry, could you repeat the question? Na, first movie mo without Alexa. Yes. Anong pakiramdam? I think doing solo projects naman is good for your growth as an artist. And yeah, quiet na muna ha, para marinig natin. It's okay. Ang sagot niya, KD. Go, KD. Yeah, I think doing solo projects, kahit may love team ka, is still essential. Kasi sarili, it's para sa sarili mo din eh, para gumaling ka rin. And you get to work with other people. So, I think we should, sa pag mga love team, I think pwede na mag-solo project ang isa't isa because yeah, I think it's too traditional na yung love team na mag-work lang with each other. Yeah. Thank you. Ayan, thank you, Ma'am Shibix, sa mga magaganda mong question. Of course, sa chickeness naman. Hey, everyone. First question to Kyle. Kasi ever since you've been launched in showbiz, most of your projects, not all, have been very remarkable. Yung
portray ang moment. Oh, thank you. Siyempre nag-expect kami Mars. So, parang na siya dito. So, anong pwedeng bagong i-showcase ni Myla that we haven't seen from what we saw in your roles in Denizen? Well, dito sa Fruitcake, siyempre, different din siya for me kasi nga, parang first time ko rin to be part of a comedy project. So, medyo nakapanibago din, but I'm glad to be a part of Fruitcake. And without spoiling anything, medyo yung character ko dito, medyo iba rin siya from my other characters. So, yun pa lang yung masasabi ko ngayon. Your dad was known also for very flair in terms of comedy. Ganyan. Ikaw ba? How was it for you? Feeling ko saan ka nagpa... Si Mama rin kasi di ba na po comedy mo siya. Feeling ko saan na nakuha yung humor ang meron ko. In terms of comedy? Yes. Di ko masabi kasi, I mean, for me, yung parents ko talagang napaka-versatile nila. That's something that personally I aspire to be also. I guess it's up to yung mga manonood kung matawa sila sa akin o hindi, diba? I guess we'll have to see. But all I can say is, I did my best. Pagdating sa comedy, I did my best. Thank you, dear. Thank you, Kyla. And next, for Jane, Mars. Yes, Mars. Hi. Dear, kasi parang hindi pa namin masyadong clear yung character mo dun sa trailer, ganyan. Ano bang meron dito sa movie na ito na tinanggap mo siya despite na in some of actors na makakashare mo on self siguro kasi kaya hindi pa clear kasi dapat siyang manatiling mystery. So, kailangan yung panoorin itong Fruitcake sa June 12. Pero, kaya ko ito tinanggap kasi I wanted to work with this amazing cast. I wanted to get to work direct. And ang ganda ng kwento. Kaya proud ako na part ako nitong movie na ito, nitong Fruitcake. Last na lang kay Direk. Yes, kay Direk. Direk kasi parang when I saw the trailer, somehow it reminded me some movies na parang yung connect ng characters, ganyan. Anong meron di, although parang mga 2,000 ka naman ng mga movies na yon, pero bakit feeling mo parang bibenta pa rin yung ganitong klaseng kwento? Yung sanga-sanga, maraming characters na kailangan mabibigyan, and bakit sila yung pinili mo? The past few years, ito mga uling taon, medyo maging mahirap din para sa ating mga tao, lalo na natuloy ng lockdown, pandemic. Tapos parang sa panahon na yun, ang inisip lang kasi natin, parang hindi yung makausap yung mga kasi makausap, hindi yung mahawakan yung mga kamag-anak mo, mga barkada mo, hindi yung makausap. Quiet lang po muna! So, gusto kong gumawa ng something na personal kasi dahil ito nang galing to sa ganong klaseng parang storya to na ayaw mo mag-isa, ayaw mo nang isolated ka sa mga tao. So, ang sarap lang gumawa ng pelikula na refreshing siya for me. Dahil you can see a lot of people, tapos alam mo lahat konektado. Parang baliktad na baliktad ko sa mga nasa natin ng pandemic na lahat tayo magkakamayo. Ito parang lahat tayo connected. So, yun yung gusto kong i-achieve ng thank you, congrats. Thank you, Direk. And of course, ha, bago yung next question, quiet po muna tayo at pakinggan po natin muna ang mga cast. And of course, si Direk Joel Fair. Alam ko, excited na po kayo, ano, na mapanood din yung Fruitcake and makita silang lahat. Pero para mapakinggan at maintindihan din natin ang movie, quiet po muna tayo lahat. Class quiet! Ayan. O, sige, next question mo. Hi, good afternoon. I'm Chad from Manila. Before my first question, Joshua. Ayan, so, ang ganda lang, Joshua, na makita ka na
very light yung trailer kanina. So compared sa mga previous project, wala na sobrang heavy talaga, heavy drama or may action ka. This time, very light lang siya. Challenging pa rin ba sa'yo yung mga ganitong role? And ano yung mga funny or memorable moments mo while filming? Look challenging, yes, of course, sobrang challenging. Kasi, for me, rom-com, medyo kaya siya eh. Kasi parang dalawa kayo din eh, partner. Ito comedy na, extreme comedy ang hirap. Ang hirap magpatawa ng tao. Yun din yung sinabi ko kay Direk nung umpisa eh. Sabi ko, kaya ko ba itong gawin, yung comedy? So, experiment kami sa tulong nila at ng kasama kong co-actors. Feeling ko naging komedyante naman ako, kahit pa paano. And memorable experience. I think ang pinaka-memorable sa akin doon ay yung kissing si namin ng manok. Wow, oh, kapabangan natin yun. Sabi niya kasi, pero hindi yun. I think yung last part, yung ending, kasi doon lang kami actually nagkasama-sama din lahat. Kasi iba-iba kami ng schedule ng shooting eh. Kasi nga iba-iba kami ng kwento. So I think yun yung masaya kasi kung dito kayo, ang dami nangyayari. Ayan. Thank you, Josh. Ano ba yung ending ng pelikula? Next question yung nasa... Ay, kung na ito na ngayon. Tayo, isang lugar. Thank you, Joshua. Thank you, Joshua.